Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa isyu ng vote buying. Arestado ang isang babae dahil sa reklamong pamimili ng boto. Nakuha mula sa kanya ang 400 puting sobre na may lamang tigta 300 piso. Nagpa-patrol si Ann Ambrosio. Kasama ang COMELEC, pinasok na Navotas Police ang isang malaking warehouse sa barangay San Jose, Navotas City. Dahil sa impormasyong may vote buying doon. Di rin kayo makakalabas dyan. Papasok na tsepo ng mga otoridad ay isang babaeng nagpakilalang taga Malabon na may dalang bag na may 400 puting sobre. At ang laman, tig 300 piso sa bawat sobre. Mga 400 po. Kanino galing yan? Kanino galing yan? Kanino galing envelope yan? Kaninong kandidato galing po? Ay, wala po. Ipapaliwanag ko po. Yes po. Ang nasa batas natin, pagka may pera, may envelope, tapos may mga individual na nandyan, na mga, tapos may listahan, eh vote buying po yan. Eh mahirap po na isipin nyo, hindi naman kayo registrado o hindi kayo taga-Nabotas. Pero dito nyo ginagawa. Ayon sa COMELEC, matagal na sila nakakatanggap ng sumbong at ngayon lang nila naabutan sa akto ang umano'y bigayan. Nakakatuwa pero nakakangit-ngit at nakakagalit. Nakakatuwa dahil siyempre minahuli kami. Nakakagalit dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag na wag niyong gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin yung mga ganyan, may mga nagkukumit pa rin at we will immediately act on that. And those who will be responsible, kung wala pa sila sa aming list na mga isususpend, we will immediately suspend the proclamation of these candidates kung sakasakaling sila ay mananalo. Again, hindi namin palalampasin ang issue ng vote buying. Kahapon po, pinabalidate ko po yung pangalawang report nung parating sa amin kahapon. At apparently, yung mga involved ay mga taga Malapod. Depensa ng babae, nagsasagawa lang sila ng watchers training. Yeah, yun po yung isa na nakikita naming modus operandi nila. And turned out na yun nga po, involved ang pera, kakaroon din ng payout sa lugar. Nag-positive na po yung information. Para kanino po bang kandidato po yun? Yung ginagawa niya, binibigay niya? For now po, ang masasabi ko po ay isa po siyang candidate for elected position sa barangay Lungos, Malabon po. Isa-isang kinukunan ngayon ang pahayag ng mga testigo sa lugar ukol sa pamimigay ng mga sobre na may lamang pera. Tiniyak ng PNP at COMELEC na tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng Operation Kontrabigay. Z.A.N. Ambrosio, ABS-CBN News. Arestado ang isang bumbero na sangkot umano sa promotion for sale sa Bureau of Fire Protection sa operasyon ng CIDG at BFP sa Muntinlupa. Modus umano ng suspect na manghingi ng malaking halaga ng pera sa mga gustong umangat ang rango sa naturang ahensya. Nagpa-patrol, Raya Kapulong. Hindi na nakapalagpa ang isang Bureau of Fire Protection personnel nang aresto yun ang mga tauhan ng CIDG Anti-Organized Crime Unit at Intelligence and Investigation Division ng BFP sa Alabang Muntinlupa. Sangkot umano ang bumbero mula Muntinlupa Fire Station sa promotion for sale sa Bureau of Fire Protection. Batay sa imbestigasyon, nagugat ang operasyon matapos na may magreklamong isa pang BFP personnel na hinihingan umano siya ng 200,000 pesos kapalit ang promotion slot sa pamamagitan ng lateral entry. Ibig po sabihin ng lateral, ito po yung klase ng administrative process na pinopromote natin ang isang non-officer to officer rank, or kumukuha po tayo ng
aplikante mula sa labas na technical ang kanyang background para gawing official. Meron po tayong na-receive na report na meron nga pong nangyaring paghihingi ng pera sa isang aplikante sa lateral entry sa Region 6. Nakumpiska sa kanya ang black belt bag, BFP ID, cellphone at budol money. Iniimbestigahan din ng mga otoridad kung may kasabwat pa siya sa loob ng BFP at kung may iba pang nabiktima. Yung binabanggit niya is alleged na nasa loob ng Bureau of Fire Protection at ang binabanggit naman ay retired na. But still, ulitin ko, yung case is an investigation. We will conduct operation and file appropriate charges against them. Hindi namin sila sasanduin. Isinailalim na sa inquest proceedings ang naarestong BFP personnel at nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at estafa. Raya Kapulong, ABS-CBN News. Posibleng alisin na ang window hours ng number coding scheme sa Metro Manila. Isa ito sa mga solusyong tinitingnan ng MMDA bilang paghahanda sa inaasahang traffic jam sa darating na holiday. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Hati ang opinyon ng mga motorista sa planong tanggalin na ang window hours ng number coding scheme sa Metro Manila. Mas maganda 'yon. Luluwag yung traffic. Malaki yung epekto nun, sir, kasi salip na makakabiyahe ka ng maayos, matitinga ka. Imbis na kumita ka, hindi ka makikita kasi hindi ka makakabiyahe. Ang oras ng ipinatutupad ng number coding scheme kasi sa ngayon, alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa pagitan ng mga oras na ito, maaaring dumaan ang mga sasakyan na saklaw ng number coding scheme ng araw na iyon. Maliban sa Makati City na alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang number coding scheme at walang window hours. Ipinasa na ng Metro Manila Council ang resolusyon na tanggalin ang window hours pero hindi pa ito ipatutupad. Ayon sa MMDA, inihahanda na nila ito sakaling maobserbahan na bumigat palalo ang trapiko pagkatapos nitong paparating na long holiday. Medyo advance lang po tayo mag-isip. Buti na po yung handa tayo na kung kailangan ay tsaka natin i-implement kaysa naman kung kailan hindi na gumagalaw ang mga sasakyan sa lansangan, tsaka pa lang po tayo kukuha ng MMC resolution. Ayon kasi sa MMDA, sa kanilang pag-aaral, 20% ng sasakyan ang nababawas kung walang window hours. Ito rin ang porsyento na inaasahang dadagdag sa dami ng mga sasakyan sa mga susunod na buwan habang papalapit ang Pasko. At kung bumigat nga lalo ang daloy ng trapiko, posibleng sa November 13, ipatupad ang pagtanggal ng window hours. Bukod dito, nakahanda na rin ipatupad ang mas mataas na multa sa mga pribadong sasakyang gumagamit ng EDSA bus lane. Ang bus lanes kasi na ito ay eksklusibo sa mga EDSA bus lines, emergency vehicles at government registered services. Mula sa kasalukuyang 1,000 piso, magiging 5,000 hanggang 30,000 piso ang multa at posibleng makansela pa ang driver's license. Isa sa mga dahilan namin kung bakit namin inaasan yung nga pong penalty dyan at sinamahan ng suspension ng license. Dahil may napupuna po kami, ayon sa aming datos, meron pong may mga kaya na willing magbayad ng 1,000 pesos at mag-violate itong exclusivity ng bus lane. Tataasan din ang multa sa mga pagbakbak sa kalsada na walang kaukulang permit o lagpas na sa itinakdang oras. Isa rin kasi itong dahilan ng pagsikip ng trapiko. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Hanggang ngayong araw na lang ang paglilinis ng mga punton sa Manila North at South Cemetery. May ilang pagbabago rin ipatutupad sa mga nasabing mga sementeryo sa parating na undas. Live mula sa Manila North Cemetery, Kapatrol si Rafael Bozano. Rafael, anong mga pagbabago ang aasahan ng mga bibisita dyan sa undas?
Bernadette, di gaya ng mga nagdaang taon na may mga vendor sa loob ng Manila North Cemetery, ngayong taon ay paiirali nila ang zero vendor policy. Kaya lahat ng gustong magtinda ay dito lang sa labas ng Manila North Cemetery pupuesto. Ang ibig sabihin niyan ay bahagyang luluwag yung mga daanan sa loob ng sementeryo. Pero dahil wala nang restriction sa pagbisita ngayon, ay inaasahan nilang balik sa dating kapal ang bilang ng mga taong bibisita sa mga sementeryo. Ito ang unang taon mula noong 2020 na mabibigyan ng bagong bihis at ayos ang musoleo ng pamilya ni Aida. Kaya kahit senior citizen na, pinili niyang siya mismo ang magpintura at maglinis dito. Masaya naman talaga dito pag November 1 kasi talagang, alam mo yun, yung mga tao sa dami, parang nakakatuwang tignan na. Namiss mo ba yun? O, namiss ko yun kasi masaya eh, parang naalala nila mga patay nila, di ba? Eh, ang nangyari nung nakaraang taon dahil sa pandemic, parang mga tao natakot na. Senior citizen din ang magkapatid na sina Aurora at Preciosa. Bagamat pwede naman silang makipagsabayan sa bugso ng tao sa November 1, mas pinili nilang magpintura ngayon at pumunta na lang pagkatapos ng undas. Siyempre, may edad na tayo, kailangan safety, iwas. Iwas sa hindi naman natin masabi yung sakit, di ba? Kasi pag may edad ka na, hindi ka na pwede masyadong... Marami ang humabol sa huling araw ng paglilinis ng mga puntod sa Manila North Cemetery at Manila South Cemetery kanina. Simula bukas, bawal na ang paglilinis. Hindi naman malinis pa yung puntod ng mga ninuno nila. Siguro naman pagbibigyan naman yun. Sa October 28 at 29 naman ang huling araw ng pwedeng maglibing at cremate. Gaya ng mga nakaraang taon, bawal ang magpasok ng nakalalasing na inumin, mga flammable materials, mga armas at matatalim na bagay. At dahil dapat taimtim ang paggunita sa mga namayapa, hindi rin papayagan ipasok sa sementeryo ang mga videoke, malalakas na sound system, maging ang mga baraha o bingo cards. Hindi rin nalalayo ang paalala ng Manila South Cemetery. Pero kung dati pwedeng manatili na magdamag kasama ang mga nicho, ngayong taon, hindi. October 29 po hanggang November 2 po yung ating pinaka-operation po. It is 5 a.m. from 5 a.m. to 5 p.m. po yung ating pagbubukas at pagsasara ng pintuan. Wala po tayong overnight. Sa San Juan Cemetery naman, mas mahaba ang oras na pwedeng bumisita sa mga yumaong kaanak. Simula October 28 hanggang November 2, bukas ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Taon-taon naman po ay meron tayong sapat na paghahanda at kailanman di naman tayo nagkaroon ng anumang insidente ng kaguluhan dito. At kaya nga ho, mabuting maaga pa lamang ay nag-aanunsyo na po tayo sa ating mga mamamayan kung ano ba yung mga panuntunan po natin dito sa sementeryo. Bernadette, sa mga pupunta dito sa Manila North Cemetery sa November 1, mainam na planuhin na maaga ang inyong daraanan dahil nga may mga ilang kalsada na isasara malapit dito sa Manila North Cemetery. Kabilang na nga riyan, ang kahabaan ng Aurora Boulevard, bahagi ng Dimasalang, Blooming Street, Retiro at Maseda. May mga alternatibong daan din at parking areas. At para nga makita ang kabuang detalye, pwedeng bisitahin ang social media pages ng Manila Public Information Office. Bernadette. Maraming salamat, Rafael Bozano. Gretchen, sino ang mga bagong nagwagi sa beauty pageants na inaasahang maging kinatawan ng Pilipinas sa international stage? Ate D, nasungkit ng Bulakenyang si Alethea Ambrosio ang Miss Philippines crown. Isang fitness coach naman ang itinanghal na bagong Mr. Pilipinas. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Magkasabay sa opening number ang candidates ng Mr. Pilipinas at Miss Philippines sa MOA Arena, Martes ng gabi. Unang rumampa sa casual wear ang mga lalaki. Sinunod nila ang sporty look at huli ang formal wear. Wagi bilang Mr. Pilipinas ang Filipino-Guamanian na si Brandon Espiritu, isang fitness coach at businessman na proud sa kanyang Filipino roots. Is humbling
to say the least. I never thought, coming from Guam, such a small island, that I would be on a platform, have the opportunity to even have a platform to have a voice and to talk to this many people and represent a beautiful culture here in the Philippines. Alay ni Brandon ang tagumpay sa kanyang Pinay Lola. She called her, her name's Wawa to us because when I wish she was still on this earth. But I miss her to death. 21 Pinay beauties naman ang lumaban para sa Miss Philippines crown. Host ng show ang mga beauty queens na sina Rabia Mateo, Bea Gomez at Annabelle McDonald. Special guest ang reigning Miss Supranational mula Ecuador, Andrea Aguilera. Ang top 4 sumabak sa final word sa mismong tanong kung ano ang ipagmamalaki sa kulturang Pinoy sa buong mundo. Standing ovation para kay Miss Bulacan sa kanyang sagot na diretsong Tagalog. Papahalagahan ko ito kung ako ang hihiraring the Miss Philippines. Dahil ako ang the Miss Philippines sa wika, balat, at gawa. Nag-final walk ang reigning Miss Philippines at Miss Supranational first runner-up Pauline Amelinx bago i-announce ang bagong queen. Ang winner at bagong Miss Philippines 2023, si Miss Bulacan Alatea Ambrosio. Nervous po ako, pero ang lagi kong iniisip, kailangan ko ipakita yung kumpiyansa ko sa sarili para maniwala yung mga tao sa akin na karapat-dapat siya manalo bilang the Miss Philippines. Sa Pebrero, malalaman kung anong international pageant ang sasalihan ni Ambrosio at ang tatlo pang beauties na nasa top 4. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Binunyag po ng mga dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na nagpapagamit umano sa mga politiko ang SBSI sa pagbebenta ng boto at block voting. Nangako po naman umano sa COMELEC ang SBSI na hindi nila pepuwersahin ang mga miyembro kung paano sila boboto ngayong halalan. Exclusive nagpapatrol, Nico Bawa. Hindi umano malayang nakakaboto ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ayon kay Marie na dati nitong miyembro. Sa nakalipas na dalawang halalan, tinakot umano ni Senyor Aguila ang mahigit 3,500 mga miyembro na iboto ang mga kandidato na kanyang sinusuportahan. Guardyado umano sila hanggang sa polling precinct. Nakabantay doon ang mga special elite army niya. Nandun po. Tapos bawal mong i-close yung ano mo, yung papel mo kasi yung bawal mo i-cover yung folder. Dapat naka-open lang yung ano mo, papel. Ang hindi sumunod sa pagboto mula presidente hanggang barangay kagawad ay tatanggalin umano sa SBSI. Hindi po yung pabor sa amin nung nung nandun pa po ako kasi naniwala kami na Diyos namin yung si Senior Aguila. So kung matatanggalan kami ng karapatan na maging membro ng SBSI, ang ibig sabihin nun is impyerno na po ang kalalagyan nyo. Habang ang mga sumunod naman sa pagboto ay may natatanggap na pera. Yung treasurer na po namin ang nagbigay, nakabalot na po ng sobre binigay sa amin. Pero nalaman ko na hindi pala yun talaga yung buong 3-5 tapos 1-5 sa kanila to ang sa amin. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang SBSI sa aligasyon. Ayon sa COMELEC, natanggap din nila ang sumbong na ito at kinumpronta nila ang mga opisyal ng SBSI. We already have the commitment coming from the officers, the OIC in particular of Bayanihan Services Incorporated, that they will fully cooperate in as far as all the regulations or the guidelines election is concerned. Their freedom of choice, yung karapatan nilang bumoto free from any undue influence or yung coercion from anybody. Dagdag pa ng komisyon, hindi bawal ang block voting, maliban na lang kung ito'y puwersahan. What will make block voting illegal if there is force and due influence or coercion on the part of the voter na talagang wala na silang freedom pumili o wala silang freedom na magpahayag. Nangako rin umano ang SBSI na hindi nila haharangin ang mga kandidatong gustong mangampanya sa kanilang lugar. Para maiwasan ang posibleng pananakot sa mga botante, pagbabawalan ng COMELEC ang pagtambay sa mga polling center at agad din pauwiin ang mga tapos nang bumoto. Nico Bawa, ABS-CBN News, Socorro, Surigao del Norte. 5 araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, alam mo po ba kung saan ang voting precinct mo?
pwede mo yang i-check sa online tracing finder ng COMELEC. At sa Quezon City, sinagawa po naman ang final testing and sealing ng mga vote counting machine na gagamitin sa halalan. Nagpapatrol, Victoria Tuna. Para mapabilis ang pagboto sa barangay at sangguniang kabataan elections, inactivate na ng Commission on Elections ang online precinct finder. Ilagay lang ang pangalan, petsa ng kapanganakan at lugar kung saan ka nakarehistro at lalabas na ang polling place at precinct number. May bilin naman si COMELEC Chairman George Garcia sa mga nagkakaproblema sa paghanap ng kanilang account. Paki-countercheck nyo po kasi baka maya-maya mali po kasi yung spelling ng pagkakatype nyo. Hindi po nagda-down yung precinct finder, baka po mahina lang talaga ang inyong signal. Isinagawa naman sa Quezon City ang final testing and sealing ng mga vote counting machine na gagamitin sa Lunes. Automated kasi ang botohan sa Barangay Pasong Tamo. Ginagawa yon para makita na ang machine wala talagang laman. Para rin malaman na talagang functioning siya. Ang ilan sa mga makina nakaranas ng paper jam. Medyo may lukot po sa dulo. So kailangan maayos po yung pagpasok tapos dahan-dahan po siyang ipakain. So susubukan natin bumoto at tingnan natin kung gagana yung makina. Nag-shade ako ng isang chair ng sangguniang kabataan at tatlong member ng SK. Pero dapat pito yung members ng SK na iboboto mo. So tingnan natin kung madedetect ng machine. Lumabas na yung resulta ng mock vote natin. At tama naman yung pangalan dun sa SK chair. At na-detect din ng machine na undervote na hindi kumpleto yung binoto ko sa SK kagawad. Sabi ng COMELEC, kahit kulang ang boto mo ay bibilangin pa rin ng makina ang balota. Pero kung lagpas o overvote, hindi. Automated din ang halalan sa Barangay Paliparan 3 at Barangay Zone 2 sa Dasmariñas, Cavite, habang manual na sa iba pang bahagi ng bansa. Ilang araw bago ang halalan, bumisita naman si Vice President Sara Duterte sa COMELEC Operations and Command Center. Ipinakita sa kanya kung paano babantayan ng ahensya ang mga aktibidad sa halalan, pati na ang pagpapasweldo sa mga guro. Ngayong araw, inilabas na rin ng COMELEC ang pangalan ng 241 candidates na sususpendihin ang proklamasyon dahil sa election offense. Nirerespeto naman ng COMELEC ang pagbasura ng Korte Suprema sa kanilang motion for reconsideration na nililinaw kung maaaring gawin sa 2026 ang susunod na BSKE. Dahil dito, sa December 2025 na ang susunod na halalan, ilang buwan lang matapos ang midterm elections. Kakayanin namin, kaya lang po yung barangay SK elections ay maaari pong hindi namin ma-automate sapagkat wala po na i-provide sa ating budget. 20 billion pesos ang preparatory budget na kailangan ng COMELEC para sa automated BSKE. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Nagsagawa naman ng sunod-sunod na Voters Education Workshop ang Bayan Mo, Ipatrol Mo o BMPM. Lumahok ang mga estudyante ng Rizal High School sa Pasig City na may pinakamalaking bilang ng mga estudyante sa bansa, pati na rin ang mga anti-mining group sa Romblon at Surigao City sa isa namang online workshop. Kasama ang COMELEC at ang election watchdog na Legal Network for Truthful Elections o LENTE, itinuro sa mga dumalo ang kahalagahan ng responsableng pagboto sa halalan. Gumuho po ang malaking bahagi ng bundok sa Sitio Angelo, Barangay Umiray, General Nacar, Quezon, Martes ng gabi. 5 ang kumpirmadong nasawi. Nangyari ang malawak na landslide dahil sa malalakas at walang tigil na pag-ulan sa kabundukan ng Sierra Madre. Natabunan ng lupa ang 5 bahay. Ayon po sa mga rescuer, maaaring may iba pang mga residente na nasa ilalim ng landslide. Patuloy naman ang isinasagawang search and rescue operation ng Philippine Army. Hinihintay lamang ding gumanda ang panahon sa lugar para madala ng chopper ang mga 11 biktima sa Tanay Rizal kung saan naghihintay ang kanilang mga kaanak. At alamin muna natin ang lagay ng panahon mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, tayo ba ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan o may magandang panahon na naghihintay sa atin bukas? Kabayan, maaraw at mainit na sa malaking bahagi ng bansa bukas dahil pansamantalang mawawala itong shear line, yung hangganan po ng malamig at tuyong amihan at ng mainit na hangin mula sa Pasipiko.
Samantala, yung binabantayang sama ng panahon sa labas ng bansa ayon sa pag-asa na nanatili itong cloud clusters, pero ayon sa Japan Meteorological Agency ay low pressure area na ito, huling namataan sa layong 1,900 kilometers silangan ng Mindanao. Sa ngayon ay mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Mananatili po ang LPA sa labas ng PAR hanggang sa weekend, pero ang trough extension nito ay aabot na sa may Mindanao at magdala po ng thunderstorms lalo po sa hapon. Posibleng pumasok ang LPA sa PAR Lunes ng susunod na linggo at patuloy nating babantayan ang sama ng panahong ito, lalo at maraming babiyahe at pagbabakasyon sa susunod na linggo para sa eleksyon at sa undas. Muli namang lalakas ang bugso ng amihan sa Biyernes sa may Northern Luzon at magtutuloy-tuloy na po yan sa weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas sa Mindanao, maaraw pa sa malaking bahagi sa umaga pero maulan naman sa Zamboanga Peninsula. Halos buong Mindanao na ang uulanin pagsapit ng tanghali at may malalakas pong ulan lalo sa may Zamboanga Peninsula, sa hapon naman sa may Lanao Provinces, Bukidnon, sa Agusan Provinces, Surigao del Sur at Davao del Norte. May kaunting ulan pa sa gabi sa ilang lugar dyan sa Mindanao. Sa Visayas, meron na rin pag-ulan sa umaga sa may Southern Leyte dito po sa Negros Island, baging sa Guimaras. Mas maulan naman bandang tanghali sa Negros at mababawasan ang mga pag-ulan sa hapon at mawawala na pagsapit ng gabi. Sa Palawan, magsisimulang umulan bago magtanghali sa halos buong probinsya at magtutuloy-tuloy na po yan hanggang oras ng hapunan at mawawala naman na paglumalim ang gabi. Dito po sa Luzon, maaraw at mainit maghapon dahil mawawala na nga ang shear line. Pero bago lumubog ang araw, may kaunting ulan sa Abra at sa gabi meron na rin pag-ulan sa Ilocos Region, maging sa Benguet at sa hilagang bahagi ng Mindoro. At dito po sa Metro Manila, maaraw sa umaga pero magbaon pa rin ng payong kapamilya dahil may aasahang pag-ulan sa hapon hanggang sa oras ng uwian. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya. Bababa ang presyo ng gasolina kapag itinuloy ng gobyerno ang voluntaryong pagtaas ng porsyento ng ethanol sa gasolina sa Pilipinas. Pero hihintayin muna ang opinyon ng mga car manufacturers kung ano ang magiging epekto nito sa makina ng mga sasakyan. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Mahigit 10 taon nang nagmamaneho ng tricycle si Raymond, pero hindi niya kabisado ang papel ng ethanol sa ikinakarga niyang gasolina araw-araw. Basta nagkakarga na lang ako. Basta sinabi ng mekaniko, premium ka na lang, kaya doon na lang ako sa premium. Ang ethanol sa Pilipinas ay isang kemikal na galing sa tubo na hinahalo sa gasolina para tumaas ang octane rating at luminis ang ibinubugang usok ng mga sasakyan. Sa ngayon, may 10% ethanol blend ang gasolina sa atin. Inanunsyo sa Malacanang kahapon na pwedeng itaas sa 20% mula sa kasalukuyang 10% ang ethanol content sa gasolina dito sa Pilipinas. E anong ibig sabihin yan para sa mga ordinaryong motorista? Bababa ang presyo ng gasolina dahil mas mura ang imported ethanol kesa sa imported gasoline. Pero ang plano ng gobyerno, voluntaryo muna ang pagbibenta ng gasolinang may 20% ethanol. This is primarily a price mitigation measure. Increasing the ethanol blend will result in more than 1 peso reduction in the pump price of gasoline. Sang-ayon ng clean fuel, nabababa ang presyo ng gasolina kung imported ethanol ang gagamitin dahil mas mahal ang local ethanol. Pero mas simple umano kung payagan na lang ang mga kumpanya ng langis na i-import ang kasalukuyang 10% ethanol blend imbis na itaas sa 20%. Ang effect niyan is around a peso 50 per liter ang ibababa sa presyo ng gasolina. So I think, di ba, let's not complicate it too much. Kung gusto talaga natin ng savings. Ang punto pa ni Suntay, hindi pa malinaw kung anong epekto sa makina ng mga sasakyan at motorsiklo kapag itinaas sa 20% ang ethanol blend. We will be supportive for anything that will bring down the cost of fuel. We also have to protect our customers. Lalo na madami ngayon nagpapagasolina sa amin ng mga motorsiklo. Baka we don't want na merong masisira.
Pero nilinaw ng Department of Energy na kinukonsulta na nila ang mga car manufacturers. Initially, nag-provide na ho sila ng mga brands. We are just trying to trigger more answers dun sa apat na question na dapat nakadetalye yung modelo, dapat naka-extract kung alin dun ang pwedeng i-retrofit, at ano pa ang magkaano po ang gagastusin. Sa diesel naman, ang balak ng gobyerno ay obligahin ang 3% biodiesel blend mula sa kasalukuyang 2%. Wala hong critical impact ang up to 5% ha doon sa engine. So wala ho tayong problema dito, kaya i-implement na ho natin, diretso na, mandatory ho. Dahil hindi pa tapos ang diskusyon sa mga eksperto, sa susunod na taon pa may papatupad ang pagtaas ng porsyento ng biofuels sa petrolyo. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makatutulong ang taunang pondo ng Department of Agriculture para maisulong ang patuloy na modernisasyon ng agri-fisheries sector ng bansa. Ginawa po ng Pangulo ang pahayag sa pagdiriwang ng 70th anibersaryo ng Federation of Free Farmers. Siniguro rin ng Pangulo na mabilis na kumikilos ang pamahalaan para lalo pang bigyang prioridad ang kapakanan ng industriya ng pagsasaka at pangingisda. Ayon pa sa Pangulo, nakapaglaan na ang ahensya ngayong taon ng 4.73 billion pesos para sa pamumuhunan sa large-scale agriculture at fishery mechanization and modernization. You have my assurance that the government is striving to implement efficient mechanization strategies to reduce post-harvest losses and to ensure the optimal yield at an affordable cost. Another priority is to increase exportation of our agricultural products, which has been an essential driver in the competitiveness of our economy. This will definitely elevate the standard of living, improve the lives of the farmers and our fishers, and that of their families. Hindi dapat balat-sibuya sa mga opisyal ng pamahalaan. Ito naman ang mensahe ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Davao City Representative Paulo Duterte kay House Deputy Minority Leader Franz Castro matapos nito magsampa ng reklamo laban sa kanyang ama, nagpa-patrol RG Cruz. Binweltahan ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si House Deputy Minority Leader Franz Castro. Para kay Davao City Representative Paulo Duterte, bagamat may karapatang magdemanda ang kapwa niya kongresista, hindi dapat maging balat-sibuyas ang mga opisyal ng gobyerno at lalo hindi dapat gamitin ang karapatang ito para patahimikin ang mga kritiko. Walaan niyang kinasuhan ang kanyang ama kahit mas matindi ang kritisismong natanggap nito. Agad naman itong sinagot ni Castro. In the past, sa panahon ng kanyang tatay, si dating Presidente Rodrigo Duterte, marami na kaming mga na-receive na mga kung ano-anong mga name calling, red tagging, vilification, harassment. Pero hindi naman kami kumikibo. Iba na tong threat, death threat na binanggit ng kanyang tatay. Dati kasi very onion skin din naman din siya na kapag mayroong sinasabi sa kanila ay talagang meron silang bad na sinasabi din. Para kay Congressman Duterte, imbis na magdemanda, dapat tigilan na ni Castro ang pagpapamedya. Pero sagot ni Castro, pinoproteksyonan lang niya ang kanyang sarili at hindi dapat palampasin ang anumang pagbabanta kanino man. Hindi na siya presidente. Wala na sila sa katungkulan. Hindi na presidente ang tatay niya. Kailangang harapin niya na yung anuman yung consequences and accountability na gagawin niya ngayon. Pinabulaanan din ni Castro ang mga naglalabasan sa social media na may sabuatan sila ng liderato ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Baka imagination na lang nila yon. Without the speaker at the scene, nakita naman ninyo kahit na hindi ngayong Congress na ito, in the past Congress ay kinikritisize naman talaga namin itong confidential funds. Nagsalita si Castro at Gabriela Representative Arlene Brosa sa paglulunsad ng kampanya para tanggalin ang lahat ng confidential funds sa mga civilian agencies. Ani Brosas, halos 800 bilyong piso ang pwedeng maituring na pork barrel ng Pangulo sa 2024 budget. Pinopose po yung budget, no? Ang confidential intelligence funds sa Office of the President mula 2023, 4.56 billion,
Tapos 2024, ganun din, parehas lang. So ibig sabihin, walang pinagkaiba. Yung travel expenses ng Office of the President, 670.7 million. Ngayon, 1.4 billion. Ganun yung tinaas niya. Tapos yung special purpose funds ng Office of the President, mula 513.5 billion, naging 733.2 billion. So may total po ngayon sa Office of the President, 739.1 billion. Yan po ang presidential pork barrel ngayon. Iginit ang grupo na hindi na dapat pang magtagal ang confidential funds ng mga civilian agencies sa pangambang nawawaldas lang ito imbis na pakinabangan ng bayan. RG Cruz, ABS-CBN News. Tita Winnie, ngayong umiira lang El Nino, ano ba yung mga winning diskarte na dapat gawin, ginagawa ng ating mga kababayan para makatipid sa paggamit ng tubig? Nako, Kuyang Henry, ang isang paraan para hindi masayang ang tubig, pagre-recycle. Sa katunayan, maliit mang bahay o malaking gusali, pwedeng mag-ambag para makatipid. Tulad na lang ng ginagawa ng isang kilalang property developer ng mga mall, hotels at residences. Taong 2020 nang simula ni Amando Calixto Jr. ang kanyang Wash Me Mobile Car Wash. Kakaibang konsepto ito kumpara sa nakasanayang car wash. Ako bilang customer ng car wash, ang nakikita ko tuwing magpapa-car wash yung irritants. Maghihintay ka tuwing weekend. Ako may baon ako ng tatlong dyaryo lagi. Broadsheet, nauubos ko yun. Okay. Tapos yung paano nagsasayang ng tubig ang car wash. Nang pasukin ng ganitong negosyo, naging winning diskarte niya ang iwasang magsayang ng mga bagay, lalo na ng tubig. So we use technology and tools na makakatipid sa tubig and then water. Chemical like waterless, pressurized din yung pagbuga ng water, ganun ko, kaliit lang yon. And then after nun, tsaka siya lalagyan ng pressurized chemical para mababad yung mga... And then yun, napunas na siya. Itong uri din ang pagtitipid ng tubig ang ginagawa ng isang kilalang property developer ng mga malls, hotels at residences. Ang winning diskarte nila, mag-recycle ng tubig. We invested in recycling of water sa lahat ng aming mga malls. All our malls have sewage treatment plant or what we say STP. So lahat ng STP namin ay nakakapag-recycle ng tubig. Dahil dito, malaking bagay na makapagtipid kami sewage treatment plant at may capacity na mag-recycle ng tubig. Ginagamit namin sa flushing ng mga toilets, pagdidilig sa aming aircon cooling system. We have invested in rainwater filtration facility wherein we convert rainwater to potable water. Sa tulong rin ng local government, mas napapalawak pa ang kakayahan ng mall sa kanilang ginagawang water conservation. Maihahalin tulad ang kanilang water conservation program sa mga fountain na ito kung saan ang tubig ay paikot-ikot lamang papunta sa kanilang water treatment facility para magamit ng paulit-ulit. Ngayong umiira lang El Nino, mahalagang lahat tayo, maliit man o malaki, ay may ambag para makatipid ng tubig. Mga ateng, mga kuyang, mga nining, mga totoy, hindi only ang tubig, ha? Kaya kahit sa maliit na paraan, pwedeng makatipid at makapag-recycle ng tubig. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Pinag-iisipan na ng Armed Forces of the Philippines ang paggamit po ng mga barko ng Philippine Navy at pagsasagawa ng Joint Resupply Mission sa Yungin Shoal. Ginit naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na insulto sa mga Pilipino ang ipinagkakalat na fake news ng China kaugnay sa West Philippine Sea. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
malaking kasinungalingan, peke at nakakainsulto. Ganito inilarawan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang ipinapakalat na kwento ng China ukol sa insidente ng banggaan sa West Philippine Sea. Iginiit kasi ng ilang tagapagsalita ng China na Pilipinas ang illegal na naglalayag sa West Philippine Sea. At patuloy umanong pinoprovoke ang mga Chinese Coast Guard at Chinese Militia Vessels dahil sa panunulsol ng US. Ito po'y nakakainsulto sa Pilipino. It assumes that we have no ability to think for ourselves and to stand up for our own rights. And I think this is really looking down on us, and that really disgusts me. Ayon kay Teodoro, hindi na nakagugulat ang pagpapakalat ng China ng fake news. We are not alarmed. That is expected of China. Disinformation and information operations is in the playbook of China. Before, sinita naman ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya ang ilang influencers at grupo na mas sumusuporta sa naratibo ng China. Kami na-alarma dito sa mga Filipino mouthpieces or propagandists ng China is kung anong ilabas ng Chinese embassy, ilalabas nila sa kanilang mga accounts on social media. It creates an avenue for disinformation. Ayon sa Defense Department, tinutugunan ng Pilipinas ang disinformation campaign ng China. It's a three-front thing. There's a legal part which Solicitor General and the DOJ study. May diplomatic part. Inaasahan natin na mag-deliver ang ating representative doon ng posisyon ng Republika ng Pilipinas. Sinabi naman ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Bronner Jr. na pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagsasagawa ng Joint Resupply Mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, kasama ang mga kaalyadong bansa. Posible rin anyang Philippine Navy vessels na ang gamitin para sa mga resupply mission. Giit ni Bronner, may karapatan ng Pilipinas na kumpunihin ang BRP Sierra Madre na nabalahaw sa Ayungin Shoal. Pero nangangamba siyang maaaring palalain pa ng China ang pangbubuli at harassment na ginagawa nito sa West Philippine Sea. Halos tayo umiiwas. We stop our ships, no? Because on conducting this very dangerous maneuvers. Bawal na bawal yun sa maritime rules. So that's why we're worried na baka mag-escalate pa ito. China has no right to tell us not to repair that while they themselves have created these artificial islands. Samantala, naglabas ng pahayag ang ilang kongresista para batikusin ang walang pakundangan at agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, ilang miyembro rin ng mga Filipino-Chinese community sa bansa ang bumabatikos sa mga ginawa ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dagdag ng kalihim, kumpiyansa siya na dahil sa mga ginagawa ng China ay mas makakakuha ng suporta ang Pilipinas mula sa ibang bansa na hangad ring mapanatili ang international rules-based order sa mga karagatan. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Lalo pang lumalalim ang humanitarian crisis sa Gaza Strip, kung saan malapit nang sumampa sa 6,000 ang bilang ng mga nasasawi sa 19th na araw ng Israeli-Hamas conflict. Kinumpirma po naman ang DFA na 3 Pinoy ang bumalik sa Central Gaza na pangunahing target ng airstrike mula Israel. Nagpapatrol Zen Hernandez. Kitang-kita ng isang overseas Filipino worker sa Israel ang mga nagliliparang missile habang bumabiyahe sa isang bus papuntang Tel Aviv. Galing Jerusalem ang bus nila Edna Talastasin at kinailangan niyang bumaba kasama ang ilang pasahero sa takot na bagsakan ng bomba. Ayon sa Israel Defense Forces, 400 Hamas targets ang tinamaan nila kahapon, kabilang na ang isang tunnel papuntang dagat na balak umanong gamitin ng mga terorista para malusob ang Israel. Pero kasabay nito ang patuloy ring pagtunog ng mga sirena sa iba-ibang lugar sa Israel na indikasyon ng mga tangkang pambubomba mula Hamas Group. Nababahala naman ng DFA sa ulat ng Embahada ng Pilipinas na 3 Pilipino muli ang nasa Central Gaza, ang sentro ng bombahan. Isa dito, Pinay na madre na nagdesisyong ipagpatuloy ang humanitarian work ng kanyang kongregasyon. Ang dalawa naman, mag-ama
menor de edad ang bata at kasama nila ang inang Palestino. Father and child who actually were already in the south but returned to Gaza City to check the condition of the Palestinian father-in-law. So they are sheltered at a hospital, the same hospital where the father-in-law is staying for shrapnel wounds. Ang iba namang Pilipino naghihintay pa ring payagan na makatawid sa Egyptian border ng Southern Gaza. Kahapon, eksklusibong ikinuwento sa ABS-CBN News ng isang Pinay doon na binobomba na rin ang paligid nila. Kasama nila ang maraming bata at umaasa rin silang makakasama nilang makalikas ang kanilang mga asawang Palestino. We joined the call of the UN Secretary General, hopefully for cessation of hostilities or for non-targeting as much as possible of civilians and for the humanitarian aid to keep coming in and for persons to be allowed out. Tinututukan din ng DFA ang Palestinian territory ng West Bank na nasa gitna ng Israel at Jordan kung saan 122 ang mga Pilipino at may ilan ang gustong umuwi. Sa Lebanon naman na nasa Alert Level 3, 113 ang gustong umuwi. Maliit kung ikukumpara sa kabuuang bilang ng mga Pilipino na umaabot sa 17,500. Ilang Pilipino naman sa Southern Lebanon ang lumikas na sa Beirut dahil sa umiigting na tensyon sa Lebanese-Israeli border kung saan naroon ang grupong Hezbollah na nanghihimasok ngayon sa Israel-Hamas conflict. Nag-decision po ako mag-stay kasi sabi naman ng amo ko, kung maramdaman na namin na talagang kailangan ka namin pauwiin, papauwiin ka namin. Ilang taon ka na rin sa amin, almost 5 years, so hindi ka namin papabayaan, sabi naman nila. Kagagaling ko lang din naman sa vacation, walang pera. At least dito, nagtatrabaho ako at saka may anak ako, kailangan ng pera. Sa Israel naman, hanggang 90 pang Pilipino ang nakatakdang umuwi. Pero karamihan sa 30,500 OFWs, nagdesisyong manatili. Ang ilan sa kanila, kasama sa mga nakatira sa Northern Israel na pinalikas papuntang South. Binabantayan rin sila ng Pilipinas. Some of them are still with their employers kasi as I said, ang nature ng work nila is caregiving. So they live in the same household as their employers. They take care of their employer, elderly employer. And then for some of them, ay nailikas sa rescue area. Sa ngayon, 2 Pilipino pa ang nawawala. Ayon sa DFA, naniniwala ang Israel na isa sa kanila ay kasama sa mga bihag ng Hamas sa Gaza. Nanawagan na ang Israel sa mga may impormasyon sa kinaroroonan ng hostages na makipag-ugnayan sa kanila kapalit ng pangakong proteksyon at financial reward. Sa ngayon kasi, mahigit 200 hostages pa ang pinaniniwalaang hawak ng Hamas Group. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Naaresto na ng pulisya ang suspect na nangmartilyo sa ulo ng 17 taong gulang na dalagita sa Caloocan City noong Lunes ng madaling araw. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Hindi kalayuan sa inuupang bahay ng pamilya notaryo, inaresto ng Caloocan City Police ang lalaking nakilala sa alias na JR. Siya ang suspect sa pagpatay sa grade 12 student na si Daisy May Notaryo. Sa investigasyon ng Caloocan Police, lumalabas na nalaman ng suspect na umalis ang ama ng dalagita papuntang Bulacan. Kaya nakatsyempo siyang pasukin ang tinitira ng biktima. Nasira ang lock sa pinto at nirant sa kambahay. Nagising ang biktima kaya pinukpok umano siya ng martilyo ng suspect para hindi siya makilala. Mayroon pong mga gamit na nawala tulad po ng yung mechanical tools, yung tiring rings at saka yung nawawalan rin po yung cellphone ng biktima. So ito po ay naging direksyon ng pag-imbestiga natin na maari na ito po ay robbery at dahil po ay may namatay yung biktima, so pwede po dating mag-file ng special complex crime of robbery with homicide. Nakainom umano ang suspect at umamin pa na tinangka niyang halayan ng biktima. According po sa kanya ay nakainom that time opo, nung gabing yun. Yan sinasabi niya po na parang lasing po siya. Tayo ay nag-request for genital examination
para sa ganun ay yung agam-agam natin na ito po ay hinalay, ay masasagot po yan. Umaasa ang pamilya at mga kaanak ng biktima na makakamit nila ang hustisya ngayon na dakit na ang sospek. Nagpapasalamat po kami sa mga tumulong ng mga pulis para mabigyan po ng hustisya po yung sa nangyari sa pinsan po. Sobrang sakit po, syempre, di po namin nakalain na ganun po yung mangyayari, yung sinapit po niya. Nakatakdang ilibing si Daisy sa darating na Sabado. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Bukod sa pagiging Miss Universe, may bagong titulo si Pia Wurtzbach. Nagbigay naman ng update si Dimples Romana tungkol sa showbiz at social media break ng kanya kaibigan na si Angel Locsin. Nagpapatrol, MJ Felipe. Dimples Romana! Pagkatapos ng The Iron Heart, may bagong pinagkakaabalahan si Dimples Romana, ang sariling skincare line. Pero bukod sa bagong proyekto, inusisa ng press si Dimples tungkol sa kaibigan niyang si Angel Locsin na hindi visible ngayon. If you miss her, please know that she is doing very well. She's happily living her married life with Neil. She's so happy. She's very light. She's so giddy when I talk to her. Ine-enjoy din niya ang panahong malayo sa social media. At sa tanong kung nabanggit ba ni Angel kung kailan magka-comeback sa telebisyon at pelikula. It's not something I want to ask of her also because I see she's so happy eh. Speaking of happy, feeling Miss Universe ulit si Pia Wurtzbach matapos makatanggap ng bagong titulo. Ang best-selling author dahil big hit ang kanyang librong Queen of the Universe. Happy na rin ako nung nakapasok ako sa top 5 ng bestsellers list last month. But now, finding out that we're at number 1 is amazing. I was so surprised. Wala pa kaming napag-uusapan kung magkakaroon ng follow-up to. I think right now, we're just focusing on, you know, getting more copies out there. Ang dream namin, syempre, magkaroon ng movie or TV adaptation nitong Queen of the Universe. Sa susunod na linggo, aarangkada na ang Miss You season. Ano sa tingin ni Pia ang chances ni Michelle D na maiuwi ang mailap na 5th Miss You crown para sa Pilipinas? We're ready. We produce winners. So we have that advantage. She knows na gusto niya yung hair na ganon. She knows her advocacy. She knows what she wants to talk about. She knows what kind of styling to go for. And I appreciate that in a winners. Sa susunod na linggo, biyahing Singapore naman si Pia para sa kanyang ikalawang TED Talk session at book signing. MJ Felipe, ABS-CBN News. Ibinida ng isang bayang patroller ang Halloween decoration sa kanilang bahay na gawa sa mga recycled materials. Tampok ang iba't ibang karakter mula sa horror movies na Undin sa Dako at It sa dekorasyon ng bahay ni na bayang patroller Shande Timbang. Ayon sa kanya, DIY ang mga ito nagawa sa dyaryo, glue, PVC pipes, masking tape, carton boxes at wire. Tradisyon na ito tuwing undas ng pamilya ni Shandy. At ito na ay 10 taong ginagawa nila ito. Natutuwa naman ang kanilang mga kapitbahay at mga napapadaan dahil nagpapapicture pa nga sila sa bahay ni na Shandy. Nang libre. Nawala na yun. Magandang. Ikaw ba naglalagay ng dekorasyon? Nang Halloween? Oo. Takot ko. Duwag ako. Oh, hindi. Purpose lang. Parang matakot eh. Hindi, di ba? Ba't ko tatakutin yung sarili ko? Eh, hindi naman para sa iyo eh. Para sa mga nakakakita. Oh. Hindi, mga bata. Oh, mga bata. Tapos bibigyan mo ng candy. Oo. Oh. Oh, namumurahin. Yung puro asukal. Pagkatapos ng puro lagas ng ipin. Pero ako, hindi na ako, hindi na ako naglalagay sa bahay. Dahil? Ganun. Gusto ko, Pasko na kagad na gagawin. Kayo na nga lang lumabas tapos takutin. Hindi, Pasko na lang. Pasko, nilalagay ko Pasko na lang. Mga star na sa halip na mantakot. Oh. Kahit Halloween, guys. Pasko na kagad. Oo naman. Oh. Kasi baka mamaya naka-display doon, pumasok sa bahay.
Duwag ka pala eh. Duwag ka pala. Kakakomer ko ng kamabalagan. Sumama sa iyo. Yung espiritu. Ay, nako. Ay, okay. Yan po ang mga balitang binantayan po namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Kala ko ako lang yung duwag. 61 days na lang, Pasko na. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Maraming salamat po at magandang gabi. Bayan!